Bakaigan, bukod sa alert level 3 na umiiral sa Metro Manila, sa ilalim na rin ay iba pang lugar sa iba't ibang alert level simula ngayong araw hanggang October 31. At kapag nakitang nagdudulot nga ito ng tuloy-tuloy na pagbaba po ng kaso ng COVID-19, ay patutupad na ito sa buong bansa. Ayan, syempre okay naman tayo kapag talagang naaral, di ba, ng mabuti na bumababa talaga yung kaso at yung mga kababayan natin nag-o-observe pa rin ng mga health protocols. Huwag lang magkalituhan na naman. Baka kasi mga QQQ, di ba? Oo, yun lang. Eto, alamin na natin kung ano masasabi ng ating kapusong netizens tungkol dito. Ivan? Nabanggit niyo yung nalilito eh. May mga nakita akong comments sa social media. Ano ba daw to? Vulkan? Bakit ba? May alert level. No? Di ba? Igan ko ni. Pero kahit may mga nalilito, ha, marami naman yung pabor sa desisyong yan. Gaya ni na Esmeralda Marzan at Isha Lorilla. Anila, patuloy tayong sumunod sa health protocols at huwag makampante para hindi na muling bumalik sa napakahigpit na lockdown. Sinigundahan naman niya ni Wincel Dalisay. Sabi ni Wincel, masaya raw siya dahil nakikita ang epekto nito sa pagpapababa ng kaso ng COVID-19. Malaking tulong daw ito para matapos ang paghihirap ng mamamayan, lalo na yung mga nangangailangan ng trabaho. Pabor din si Ronel Manuel. Malaki raw ang naitulong ng granular lockdowns at malaki ang maitutulong nito kapag ipinatupad sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID. Sabi naman ni Salve Llanillo, dahan-dahan lang ha, sa pagpapalawig ng alert level system lalo na't wala raw disiplina ang karamihan. Ang pangamba niya, luluwagan ang restrictions ngayon, pero pagkalipas lang ng ilang linggo, lolobo na naman ang mga kaso. Ganyan din ang sabi ni Roland Ferrer, bagamat sang-ayon siya sa pagpapalawig, huwag daw munang ibaba o luwagan yung alert level. Tulad lang daw yan ng isang taong may sakit. Magpahinga raw muna ng mabuti dahil kapag naminat, mas matindi ang magiging problema. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.